Isang mapagpalang araw na naman po mga kasaka. Kamusta po kayong lahat? At nais ko pong magpasalamat sa inyo sa mga nakiramay sa nag-message po sa atin sa messenger at dito sa ating channel na naghatid po ng pakikiramay. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po yung inyong pakikidalamhat sa amin. Kaya ayun po mga kasaka, mag-update po tayo ng pagpapakain ng tilapia. Makikita nyo po na medyo malalaki na sila. Nasa 2.5 finger na po hanggang 3 finger na po ang ating mga alagang tilapia. Bali itong pagpapakain na to, ito po yung unang pagpapakain namin. Bali ang pagpapakain namin ngayon, ang procedure ng pagpapakain namin ay 2 beses na lamang po. Bali alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga po ang duration, at sa hapon naman po ang duration naman po niya ay alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Bali 2 beses na lang po kami nagbibigay ng pakain, at meron pong alternatibong pakain din po ng asola. Bali ang ginagawa po ni Mrs. ay iniiwan na lang po sa ibabaw yung asola. At ito yung pagpapakain ni Mrs. ng hapunan. Bali nasa bandang alas 2 hanggang alas 3 ang pagpapakain niyan. At tara po muna, tayo po muna yung manood ng pagpapakain ng isda. Mga kasaka, mapapansin nyo rin na tinanggal na namin yung 2-inch diameter pipe na nasa gitna. Dahil malalaki na po yung dumi ng isda, ay mabilis na po siyang barahan. Kaya ang ginawa namin ay naglagay na lang po kami ng metal, stainless metal na naando sa bottom drain. Kaya ayun po, makikita nyo wala na yung 2-inch pipe sa gitna. So yun po yung aming ginagawa dyan. At ayun, nagulat po ako mga kasaka. Ilang araw lang po tayong hindi napasahan ng video, ay ang bilis pong lumaki ng mga okra na tanim ni Mrs. At napakarami pong bunga. Bali may na-harvest po dyan yung mga ilang kamag-anak namin na bumisita sa burol ng aking tatay. Ay marami po tayong napadalang mga okra dyan tsaka talong. So ngayon po ay mamumuti si Mrs. ng ng okra. Bali sabi ni Mrs. ay araw-araw siyang nakakuha dito ng pangulam at nakakapag-stock rin po. At mga 2 linggo pala po ay may maibebenta ng okra, dahil yung okra po ni Mrs. na tanim ay marami na rin pong bumubulaklak. Ayan, makakikita nyo po mga kasaka, ito po yung unang tanim na okra ni Mrs. Ang daming bulaklak at ang dami pong bunga. At ayun po, epektibo po talaga yung mga dumi ng isda na nilalagay dyan ni Mrs. Bali pag nagde-drain si Mrs. at spray po yung dumi ng isda, ay agad niya pong nilalagay dyan. So silbing fertilizer na rin po yun. Kaya makikita nyo po, walang insekto at wala din pong sirang dahon. At ayan po, ang dami pong bulaklak na ang ganda pong tingnan. Thank you.
At ito, biyaya naman mga kasaka. Maraming naharbis si Mrs. na okra. Bali, itong okra na to ay tinanim lamang para panggulay. Pero yung ipapakita po namin namaya na mga tanim na okra ni Mrs. at sitaw, iyon po ay para sa pambenta po. At ayan po, atin pong samahan si Mrs. na mag-survey sa kanyang halamanan. At ito po yung mga kasaka, mag-update si Mrs. sa mga tanim niya kung saan ito yung mga pangbenta niya na mga tanim na okra at sitaw. Ilang araw lang po, kita po natin ang pagbabago po. May mga pailan-ilang bunga na po ang kanyang sitaw at yung okra po ay nag-uumpisa ng bumalaklak. At ayan po, makikita nyo, ayan, may bunga na yung sitaw. May pailan-ilan na po ng mga sitaw. Ayan po, may mga bulaklak at saka bunga na po. At po, samahan po natin munang ipasyal tayo ni Mrs. sa kanyang taniman. Maging ang tanim na okra ni Mrs. ay umuumpisa na pong bumuko ng bulaklak. Mga 1 week at 2 weeks po ay malamang ay meron na po itong ipapakitang bunga. So ayan po, kagaganda po ng tanim niyang okra. Bali, nagkaroon ng integrate na crops sa isang areyang ito. Bali, ang nakalagay nga po ay sitaw at okra. Maganda po yan dahil hindi po sila magkaparehas ng peste. Kaya mas maganda pong pagsamahin to sa isang lugar, ang sitaw at saka okra. Ayan po. Dito naman po sa kabilang area, sa kabilang bakod po ay purong sitaw lang po yung tanim. Pero kita na po po natin na malulusog ang mga tanim niyang sitaw dito. At marami na rin pong binibigay na bunga yan. Bali, hindi pa lang po nakaka-harvest pero marami na pong may bunga dyan. At kadadami pong bulaklak. Mapapansin po natin na maganda ang paglaki ng sitaw kapag maberde yung kanyang dahon. Wala tayong nakikita ang paninilaw sa gilid ng kanyang dahon. At pag po kayo minakita ang paninilaw sa gilid ng dahon ay indikasyon po yun na kulang po sa pataba na potassium ang ating sitaw. Bali, maganda po ang sitaw kapag ka rainy season dahil bukod sa ang sitaw po ay nitrogen fixing plant po. At kapag tago lang po ay mataas po sa nitrogen ang tubig ulan, kaya mas mabilis po tayo makapagpaganda at makapagpalusog ng halaman. At bukod sa roon, yung tanim ni Mrs. na senyorita, ayan po, may puso na naman po. Yan po ay senyoritang saging na tanim ni Mrs. At yun po, bali, yun nga po nasabi ko, na mataas sa nitrogen po ang tubig ulan, ay ganun din po, kapag tagulan ay mabilis din pong tumubo ang damo. So maraming salamat po mga saka, hanggang sa susunod na video, tapusin na po namin dito ang video.